everyone! Welcome, welcome again to our channel, I Love Purple! So, kung bago lang po kayo sa aking channel, please click the subscribe button. Also, hit the bell notification para ma-notify kayo sa aking mga videos na i-upload pa. So, today's video is gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko about sa YouTube. So, bakit nga ba hindi po ako monetize kahit ang aking subscribers is nasa 2,000 na, and then yung aking watch hours is nasa 9,000K plus na. So, alam naman natin na ang requirements lang is nasa 1,400 hours lang. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit ba ano ang nangyari sa aking YouTube journey. So, since paano ko pambisahan? So, since nag-start ako mag-YouTube is 2018. Yes, 2018. And sa unang taon ko sa pag-YouTube is hindi siya maganda. Kasi tinatamad ako kasi nga ang tagal makagain ng one ng subscribers, ang tagal makagain ng hours, tapos hindi ko alam kung ano yung mga i-content ko, kung ano yung gagawin ko, kung ano yung i-uploads kong videos. Kaya tinamad ako sa unang taon ko. Then sa pangalawang taon ko, yun, parang ang dami ko nakikita ng, ay, monetize na siya. So parang ginanahan ako mag-upload ng mga videos, yun, nagsipag ako na mag-create ng mga videos, everything, kung ano yung mga gusto ko lang i-upload. Kasi alam mo naman yung upload sa video ko kahit ano-ano na lang. wala akong isang content lang, sari-sari na lang yung mga vlogs ko. So, yun. Dun nga sa pangalawang taon, bakit nga ba umabot ako ng ganoon na 2 years na hindi pa rin ako na-monetize? Umabot na ako ng 2,000K na subscribers, 9,000 na watch hours, but hindi pa ako monetize. So, ganito yun. Ang nangyari kasi, dahil sa kagustuhan ko, yun ang isa nga, kagustuhan ko na ma-monetize agad, ma-meet ko yung 4,000 hours, so ang ginawa ko is, upload ng mga video na hindi sa akin. So, yun. Yan ang isa-isang huwag nyong gagawin, Diyos ko po Lord. Kung ayaw nyong ma-terminate ang channel nyo, huwag na huwag kayong mangungopia ng video ng kahit sino. Dahil yon ang isa na pinagsisihan ko. Dahil ngayon nga, kagustuhan kong mabumilis ang aking watch hours para ma-monetize agad. Kasi ang dami ko nakikita, ay, si ganyan monetize na yung mga sinasubscribes ko na mga nakikita ko, yon. So, ang ginawa ko is para bang, ano ba yan? Ang tagal-tagal naman maka-reach ng ganyang oras. Yun nga, dahil hindi nga ako nakakawala kasing gana kasi nga, sa araw-araw nakikita ko sa YouTube studio ko, sa isang araw, ang nadadaglag na oras, ang nadadaglag na oras, wala pa isang oras, 30 minutes, point something pa, ganyan. So, tinatamad na akong dahil lang niya, ang ginawa ko is nag-upload ako na hindi sa aking video. Ang nangyari, na-copy strikes ako. Yun. And then, ang dami ko pang in-upload niyan. Alam niyo ba ang kinopy ako mga video? Yung sa kalday ng ginto. wag niyong gagayahin yan. Diyos ko po, Lord. Kung ayaw niyong ma-terminate ang channel niyo, Diyos ko po, wag na. Sa mga katulad ko, na mga bago nag-umpisa pa lang sa video, sa mga YouTube na ganyan, don't copy. Yun, in-upload ko nga yung kalday ng ginto. And sa una, pangalawang video, wala pa. Wala pa mga, walang copyright claim. So, di okay, sige, upload. Hanggang sa pangatlo, nag-upload ako ng kadena ginto, yun. Pagising ko, kinamagahan, oh my God, hindi ko mabuksan ang channel ko. Yun na, copyright claim is strike. Oh, is strike, Diyos ko po. Ngayon, paano ko mabubuksan yung si channel? Hindi ko mabuksan siya yung channel ko kasi kailangan ko pa daw mag-exam kasi may parang bago ka makapasok dun sa channel mo, meron silang test na ipapatest sa'yo na kailangan masagutan mo. So, hindi ko kasi na screenshot kaya hindi ko mapakita sa inyo. So, yun. Pagising ko kinamugahan, yun nga, hindi ako makapasok sa channel ko dahil meron akong copy strikes, ka-upload ng kadenang ginto. Yan.
sa kagustuhan ko na ma-monetize kagad, ma-reach ko yung hours nila, yan naman ang nangyari sa channel ko. Kaya huwag na huwag kayong gagawa ng ganyan. Copy. So, yun nga din, naipasa ko yung test na yon, and then after ko maipasa yon, nakapasok na ako doon sa aking channel. Awas na hindi kayo naipasa yung test na yon. Hindi ko kasi na-screenshot, kaya hindi ko maipakita sa inyo yun ang ano. Kasi nga, nervyos na ako kasi sabi ko, Diyos ko po, Lord, isang taon kong pinaghirapan tapos mawawala na yung aking channel. Ang dami ko na isinakrimisyo sa channel na to, ganyan-ganyan. So, yun, naggastos pa ako sa mga channel na yun, mga kung ano-ano, yun. So, yun nga. Di na ipas ko yung test na yon, basta may kiklik ka dun eh na ipipretest sa'yo ng YouTube para makapasok sa channel mo. And then yun nga, nakapasok na ako sa channel ko, nakalagay doon na yun nga, meron akong copy strike, isang ganyon. And then, maano lang yung channel ko, mawawala lang yung channel ko, basta may email si ano eh, yung si YouTube, mawawala lang daw yung strike na yun after 3 months, yon. After 3 months, mawawala yung copy strike na yon. Remember, ang copy strike po is matindi kaysa copyright. Kasi ang strike is pwede kang ma-terminate si copyright. Hindi naman, mas malala ang strike kaysa copyright. So, yon. Yun na nga, di automatic delete ko siya. Kahit na-delete mo siya, 3 months ka pa rin bago makarecover yung strike mo yon. Para mawala yung strike mo na yon. So, bakit nga ba umabot ako ng 9,000? Dahil dun nga sa makaka-upload, and then yung mga TikTok pinagde-delete ko, yun nga sa mga kinakopya kong video. So yung ang akala ko kasi once na 'di ba may nagka-count yung oras nyo nagka-count yung oras nyo dun sa, nakikita dun, diba, yung kung ilang oras na kayo, ilang subscribers. Akala ko kasi, counted yun. Yung pala, once na nag-delete ka ng video, counted nga dun yung oras mo, pero pag bumonetize ka, hindi counted. Kumbaga, hindi isinasama ni YouTube yung mga dinelete mo na video na oras, hindi siya counted. Siguro pagka kinukompute na nila yung oras, hindi siya counted yung mga deleted na video. So, ang dami kong dinelete na video, yan, delete lahat yung mga TikTok, mga kung ano-ano, dinelete ko yung mga kinapi ko. So, yun. Kaya umabot ako ng 9,000 na hours, then 2,000 na subscribers, kaya hindi pa rin ako monetize ka. Kasi yung iba doon is yung oras na sa mga dinelete kong video. Hindi pala siya counted. Ngayon, paano ko malalaman na ang oras ko ay pwede na ba siyang ma-monetize? So, ang ginawa ko is, dinownload ko yun sa YouTube Studio, and then, manumano ko siya na binibilang yung oras ko, kung ilan na ba yung oras ko. So, makikita natin, papakita ko sa inyo kung paano ko siya minamano-mano dito isa-isa. So, siguro i-screenshot ko na lang siya kasi ang gamit ko lang is cellphone. Wala kasi akong camera, so cellphone lang ang talaga ang gamit ko. Yun. So, yun. Sa payo ko lang din sa mga bago nag-YouTube, huwag na huwag kayong gagawa ng kokopya na mag-upload ng video na hindi sa inyo. Di bali na hindi maganda yung video nyo, basta sarili nyo yung video, sarili nyo, create nyo. Yun. Yun lang ang may papayo ko sa, yun nga, based experience nga. Dahil, ang tagal ko na monetize, after 2 years bago ako na monetize. So, yun. Do not copy ng hindi sa iyong video. So, ang isa pa, kaya, so, ngayon pagpasok ng taon nga is 2020 is na monetize na ako. So, yun nga, dahil sa pagkakompute ko, parang, ang isa pa rin na nakadagdag sa aking oras is yung pagla-live, nakadagdag din siya ng oras, yung ganyan. And then, ang isa pang nakadagdag sa akin ng oras para ma-aim ko talaga yung 4,000 watchers is kung ano ba yung parang yung magba-viral, yung viral, yung ganon, yun ay upload nyo. Parang gawa nyo ng sarili nyong content, mga opinion nyo, ganon-ganon. So, yun lang. Basta huwag lang kayong kukopya talaga ng hindi sa inyong video. At yun talaga, kung gusto nyo talaga ma-maintain ang channel nyo, kung gusto nyo, kung ayaw nyo mawala ang channel nyo, do not copy ng sa ibang video. Yung mga reels content, yung mga ganun-ganun, wala po. Huwag na huwag talaga kayong kukopya. Gumawa talaga kayo ng sarili nyong video. So, yun lang ang maipapayo ko sa based on my experience. Yun ang pinagsisihan ko talaga. Kasi nga sa kagustuhan kong mga
kagustuhan ko na ma-reach ka agad kasi nakikita ko, ay, si ganyan, monetize na, ganyan-ganyan. So, yun, ako naman si Tanga. Ki-upload ng mga kaday ng ginto. Kasi sa una, pangalawa, wala. Aba, pangatlo, yun na, nadali na. Diyos ko, puro, de. Ang takot ko talaga. Hindi ko ma-open yung account ko. So, yun, huwag na huwag kayong mag-copy. Yung isang mga pinagsisihan ko sa aking YouTube journey. Kasi minsan kasi tamad ako mag-video. Kasi minsan din nasa mood din kasi ang paggagawa ng video, yung pag-film. Minsan walang-wala talaga ako sa gana, lalo pa nababawasan ng oras, mga ganyan-ganyan. Yung sa mga sub-to-sub naman, minsan okay din. Kasi dyan din lang ako nakarami ng aking mga subscribers. Sa una, syempre ganyan. Pero pagka once na ang video mo pala is yung viral siya, yung pinapanood, ang daming mga organic na subscribers na napasok. Talaga, promise. So, ako ngayon, hindi na ako nagaganyan sa dati talaga. Kasi walang pumapasok ng mga subscribers. Eh, alam naman, ganyan lang talaga sa umpisa. Pero ngayon, wala na. Puros mga organic na yung napasok dahil sa mga uploads kong video. Ang isa pa yung mga natutunan ko is kung ano ba yung mga magbabiral na video, yun ang i-upload nyo. Gawin nyo lang ng content, opinion nyo, ganun-ganun. O, yun. So, yun nga, dahil monetize na tayo ngayon, thank you, Lord! Bagong taon, bagong monetize tayo, pagpasok ng taon, January 6, monetize na ako. Walang in-email sa akin is YouTube na congratulations, ganyan. Basta nakita ko na lang yung aking channel na may green dollar. So, di ba? Green dollar na, pero ang hirap pa rin palang, kahit green dollar na yan, ang hirap pa rin palang mag-aim ng money kahit dahil siguro ang konti pala yung mga subscribers ganyan. Tapos yung mga minsan yung mga video natin is hindi nagki-click, yung mga ganun. So basta ano lang. Tiyaga lang talaga, upload lang, upload for more, basta yun nga, upload for more, wag lang yung i-upload natin is copy from the other YouTuber. Yun talagang wag na wag niyong gagawin. Yun ang may share ko lang sa inyo sa mga bagong nag-YouTube dyan. Do not copy. Yan. Do not copy talaga. Kasi yun ang pinagsisihan ko sa aking pag-YouTube. Sa aking YouTube journey. So, yun guys. Sana may natutunan kayo. May na kuha kayong opinion about sa pag-YouTube. Sa mga tulad ko na bago nag-start lang mag-YouTube. Na yung mga hindi pa monetize. So, yun. So, thank you guys for watching. And also, see you for our next videos. Thank you. Bye-bye.